Yo, good morning mga katsyan. Ayan na, emergency mga katsyan ang takbo natin ngayon. Ayan, kasama natin si Manaycel. Uy, Manaycel! Oh! Ayan. Ayan mga katsyan, meron tayo ng balitaan tungkol kay Ate Madeline. Medyo hindi maganda, kaya subaybayin nyo mga katsyan ang pagpunta natin tungkol kay Ate Madeline. Bye-bye mga. Ito yung gamit mo. Ayan mga katsyan, ito yung naiwang gamit ni Kuya JR. Oh. Oh, kamusta? Kumain ka na ba? Ha? Magmami tayo? Itapat? Bakit? Ay, mga ano yan, ano? Tanso? Aluminyo? Kamusta na si Ate Madeline? Nasaan? Ba't wala doon? Pinuntahan ko ah. Iwan ko. Kumalap. Galing ako sa Rafael eh. So, ni Rafael kapag galing yan ah. Kaya mo? Kain muna tayo? Dinala. Iniwan ko sa kanya lahat ng mga gamit na yun. Kailan kayo nagpunta? Ano? Kinabukasan nung pumunta kayo dito. Kinabukasan nun? Oo. Pinatulog sa Kurilan, saan gabi? Pero, pati yung ano ko, tangay-tangay na. Eh, yung damit mo, binigay ba sa'yo? Okay, yung ibang damit ko, nasa kanya pa eh. Kaya mo. Hindi mo nakita sa gilid, sabi, ilalagay daw doon. Saan? Yung sa gilid. Wala dyan, wala sila. Pinuntahan nga kita, wala kayo eh. Sabi, napuli lang kami, ano. Hinabol, di ba, nung nagpunta kami, sabi ni lalaki na, hinabol mo daw yung, ano, yung... Ano tawag doon? Ne? Pahinante. Nung nakainom kayo? Eh, binalikan kita, wala ka na. Malis ako na. Sabi ni Ate Madeline, dadalhin daw doon yung damit mo sa gilid. Parating kami ng Pulilan. Pulilan. Eh, nasa na kaya ngayon yun? Baka mabinigay sa akin ang damit. Nasa na kaya ngayon yun? Kaya ako sa Rapal, wala mo. Eh, totoo bang ano, may nag-text daw kay Ate Bibian? Ikaw daw yon. Sino? Ikaw daw. Ako nag-text? Kay Ate Bibian. Paano mag-text, hindi mo ulam na ako, sir, Paul? Kaya nga, sabi, ano daw, tinali mo daw paan ni Ate Madeline. Ano, ulo mo na sila.
ako nag-click sa kanila na tinali ko yung paa niya. Pagka pumunta ka ron, sabihin mo sa mga kapatid-kapatira ni Madeline, sabihin mo si Raulo pala kamo kayo, sabi ni GR. Ayan, mapapanood nila to, sabihin mo. Tangan eh, paano itatali pa? Ako ba mag-click? May cellphone ba ako? Wala mga kami cellphone kahit isa. Kaya nga, yun nga ang hinala ko, si Ate Madeline nagsasabi nun. Raulo pala sila eh. Dapat pumunta sila rito sa akin eh, para makita nila kung sino ko. Paras-paras kami mamatay lahat eh. Hindi, magkaunawaan kayo, magkaintindihan. Magkawa sila ng pinto na hindi naman ito. Malay ko ba sa hayop na fix na wala naman ako cellphone? Si ano? Si Ate Madeline ang may... Baka hindi ko alam eh. Mula nung umalis sila sa panti, iniwanan ko sila ron. Tapos umalis sila, marami sila sinasabi tungkol sa inyo. Si Ate Madeline? Oo. Ah, talaga nga. Hindi ko lang nasasabi sa inyo dahil ngayon lang kayo pumunta rito. Marami sinasabi si Madeline tungkol sa inyo. Nakausap niya sa computer daw yung babae na galit daw sa inyo. Nakausap niya raw sa computer. Ang gusto niya raw mangyari, mag-ano raw silang dalawa para pagkakaisahan doon kayo ron. Sisirain doon kayo doon. Yan ang sabi ni Madeline sa akin. Ay, ba't ang sinasabi naman ni Ate Madeline, ikaw daw? Paano maging ako? Kaya nga. Malay ko ba, hindi nga ako marunong mag-computer? Hindi, pinuntahan ka daw noon na gano'n ang gagawin nyo. Sino? Ni sabi ni Ate Madeline. Yung babae? Oo. Hindi ko nga kilala yung babae na yun. Hindi ko nga nakikita yung mukha niya. Paano masabi? Sila ang computer ng computer, tapos ako yung ano niya. Malay ko ba, wala mo na ko alam sa computer sabi na yun. Sabi ko nga, ano ako alam ni Kuya JR dun sa... Hindi ako marunong mag-computer. Malay ko ba sila ang computer ng computer dyan? Magaling gumawa ng kwento si Ate Madeline. Kahit na mag sa cellphone mag-text nga, hindi ka ako marunong mag-text. Alam mo ba ang itinext? Itinali mo daw paa, sinaktan mo ng sinaktan. Bago pala sila. At ikaw daw ang nag-text nun. Sabi ko, alam ba ka kung Kuya JR yun? Hindi ako marunong maggamit ng cellphone. Saka isa pa, wala akong cellphone. Magagawin. Sira uluhan na nila yun. Tapos kumunta sila rito, kausapin nila ako kung totoo yung sinasabi nila. Hindi naniniwala sa sabi-sabi, no? Oo. Kasi malaki yung pagkakaiba nun sa katotohanan at sa chat eh. Malay ko bang mag-cellphone? Hindi nga ako marunong mag-hawak ng cellphone. Kaya pag may cellphone ako napulot eh, binibinta ako dahil wala akong alam sa cellphone. Hindi mo na pinag-interesan, ano? Sana eh, hindi nga ako, hindi ko nga alam eh. Malay ko ba dyan cellphone eh? Tapos sabihin nila gano'n. Iba yata yung ano nito. Sabi ko nga sa kanya, papuntahin mo rito yung kapatid-kapatiran mo eh. Na magkaalaman, ano? Magkaanuan kami kung sinong ano sa amin eh. Ayun mga katiyan, ano, nakausap na natin si Kuya JR. At ito mga katiyan ang sabi daw ni Kuya JR sa kapatid ni Ate Madeline. Ayan mga katiyan, basahin nyo. Usap natin yung kasama ni Kuya JR na hindi naman sila magkasama kaya wala pong katotohanan yung sinabi ni Kuya JR daw sa kapatid ni Ate Madeline na itinali yung paa saka sinasaktan. Ayan, wala pong katotohanan mga katiyan dahil pinuntahan na natin ngayon si Kuya JR. Ayan mga katiyan, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po. Ayan. Thank you. Ayan mga katiyan, ano, nakausap na nga natin si Kuya JR. Ayan, uwi na tayo mga katiyan at fake news ang ginawa sa atin ni Ate Madeline. Pakikita ko sa inyo mga katiyan yung pinag-chat niya na sinasabi si Kuya JR daw ang nag-chat noon sa kapatid ni Ate Madeline. Thank you.
Alright mga kachan, maraming maraming salamat po. Uuwi na kami. Ayan. Bye bye. Bye bye mga kachan.